balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamao. So mga par, halos 3 buwan na nga po ang nakalipas matapos ginulat ni Ryan Garcia ang mga boxing fans at experts sa kanyang naging weigh-in sa laban nito kontra kay Devin Haney, kung saan mga idol, sinadya talaga nito mag-overweight sa weigh-in na mahigit 3 pounds na malaking bagay na talaga ito mga idol para sa isang boxer para hindi masyadong mapiga ang katawan nito dahil sa weight cutting. Pinakita lang talaga mga idol ni Ryan Garcia sa lahat na hindi nito kailangan ng world title o sumunod sa timbang na pinag-usapan. Gusto niya lang talaga mga idol manalo sa bakbakan kahit magmulta man siya ng malaki sa kalaban. At sa ngayon nga po mga idol, sa naging weigh-in para sa mga laban bukas na gaganapin sa Amerika, ang daming mga fighter mga idol ang sinunod ang estilo ni Ryan Garcia. Una na nga dito mga idol, ang kapatid mismo ni Bagito na si Sean Garcia para sa bakbakan nito kontra sa anak ng legendary boxer Fernando Vargas na si Amado Vargas, kung saan mga idol, nag-overweight lang naman si Sean Garcia na mahigit 3 pounds. Ginaya talaga dito ang estilo ng kanyang kapatid mga idol. Pangalawa nga dito mga idol, ang interim title fight sa pagitan ni William Cepeda kalaban si Giovanni Cabrera, ang dating sparring mate ni Manny Pacquiao, na 2 pounds din mga idol ang overweight ni Cabrera sa weight limit ng lightweight na 135 pounds. Ibig sabihin nito mga idol, wala nang chance si Cabrera na maging interim champion. At ang huli nga sa mga nag-overweight mga idol, ang alaga ni Mayweather Jr. na si Carmel Motton, na dapat mga idol 130 pounds ang weight limit. Ito mimbang ito na mahigit 133 pounds. Sumobra ito na mahigit 3 pounds mga idol. At malamang ginaya din ni Motton ng estilo ni Ryan Garcia dahil ang nagturo kay Bagito na mag-overweight sa laban kay Devin Haney, walang iba mga idol kundi si Mayweather, na siya naman ang mentor ni Carmel Motton. Bagamat kung titingnan naman natin mga idol ang katawan ni Motton, talagang masasabi mo na hindi niya sinadya na mag-overweight dahil parang butot kalansay na ang katawan nito mga idol. Halatang pinigarin nito ang kanyang sarili, kung saan mga idol, sakaling makasanayan na talaga ng mga fighter na magpa-overweight sa in para maiwasan ang dehydration. Talagang mawala na ng papel ang mga sanctioning bodies sa boxing sports. Wala na talaga magkaka-interest ng mga boxer na maging world champion at gusto na lang manalo sa bakbakan na walang titulo. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po pinayagan ng WBC si Manny Pacquiao na labanan si Mario Barrios para sa WBC title fight sa welterweight division. At sakaling kapag sortihin, masungkit ni Pacquiao ang kampiyonato na to mga idol, marami na sa mga boxing fans ang nagsasabi posible daw maglaban si Manny Pacquiao at Devin Haney pagkatapos nito dahil nga nagkaka-interest si Boy Ilong na mapalaban sa WBC title sa 147. Pero para sa atin mga idol, malabo na talaga mangyari ang laban ni Devin Haney kay Manny Pacquiao. Una nga sa mga rason dito mga idol, sakaling mapalad na maging kampiyon ulit si Pacman at mapasakamay nito ang WBC title, malamang mga idol bibitawan niya ito kaagad at magretiro na sa boxing sports for good. Una pa lang kasi mga idol, sinabi na ni Pacman na isang laban na lang talaga ang kanyang hinahanap, tapos magretiro na siya bago mag-election sa Pinas. Pangalawa nga dito mga idol, sa naging panayam dati ni Devin Haney, natanong siya kung gusto ba nito labanan ng 40 anyos na Pacquiao. Ano yan mga idol, wag naman daw sana dahil mabagsik pa rin daw si Pacman, lalo na noong tinalo nito si Keith Thurman sa bakbakan.